guys, welcome back ulit sa aking munting tindahan. Ayan, may panibago na naman tayong topic ngayon dito related sa sari-sari store. Pero kung meron kayo nito, pwede kayong makarelate. So, ang topic natin ay yung tungkol sa pagpapaupa ng mga paupahang bahay. Paupahang bahay, apartment, pero sa akin bahay lang guys. So, ngayon i-discuss natin dahil naranasan ko na magpaupa. Kung may plano kayo magpaupa, makinig kayo dito sa akin para malaman nyo yung mga dapat inyong gawin bago kayo magpaupa. Disclaimer muna guys, hindi ako eksperto sa pagpapaliwanag dito. Ine-explain ko lang yung mga naranasan ko. Pwede nyo i-apply dyan kung kayo ay nagpapaupa ng bahay. Dahil ako naranasan ko na siya sa loob ng 6 na buwan. Yung 6 na buwan, sobrang bago ko pa niyan. Hanggang ngayon, sobrang bago ko pa. Nangangapa pa ako kung anong mga dapat gawin. At dahil may sinalihan akong FB group, ay natututo rin ako sa kanila kung anong mga dapat gawin. So, ay share ko ito sa inyo. Share ko lang yung paupahan ko ngayon ay pinagawan ko ng gate lang na maliit. Kasi guys, yung mga bata na bumibili dito, automatic. Umakyat sila dyan sa hagdan, palibasa magkalapit lang yung tindahan ko at saka yung hagdan ng paupahan ko. So para maging safe at hindi rin naman nakakahiya dun sa umuupa para may privacy sila, para hindi lang umakyat sa hagdan yung mga bata, ay pinalagyan ko ng maliit na gate. Kasabay niyan guys, ay nagpagawa na rin ako ng istante ko na maliit na pwede kong ipalit dito sa istante ko dito. Naisingit ko lang yun guys, update lang, ako ay sari-sari store owner kaya nabanggit ko yun. Ayan, ang gusto ko lang i-share bago kayo mag-start ng paupahan ay dapat alamin nyo muna yung mga karapatan ninyo at karapatan ng umuupa sa inyo para malaman ninyo kung ano yung mga dapat nyo gawin at mga hindi nyo dapat gawin. Dito guys, nung nagpagawa ko ng paupahan, wala akong idea sa pagpapaupa. Basta ang alam ko kasi, papagawa ka ng paupahan, maghahanap ka ng uupa, tapos pag may uupa, okay na. So, hindi pala ganun kadali. Depende pa rin sa umuupa. So, ganito ang nangyari guys. Ako ay nagpagawa ng paupahan last year. So, natapos siya ay January. Basta, hindi ko matanda kung mahirap talaga memory ako. So, nung matapos yung paupahan guys, ay nag-post ako sa FB, sa marketplace para makakuha ako ng tenant. So, agad-agad naman maraming nag-message sa akin. Gusto nilang umupa. Sobrang dami ang nangangailangan ng paupahang bahay. In demand ngayon yung paupahang bahay. Ang nangyari guys, merong nauna dito nagpa-reserve na galing din sa isang paupahan, same barangay lang din, dito lang din sa amin. So, nag-inquire sa akin kung pwede umupa. Sabi ko, tignan nyo muna kayo, mag-decide kung gusto nyo umupa, kung magugustuhan nyo yung unit. So, ganun ako. Yun ang una kong approach sa mga kumukuha ng paupahan. Pag may nag-inquire sa akin tungkol sa paupahan, tinatanong ko kung may bata kasi 'di ba second floor. Nakakatakot kasi baka mahulog yung bata, delikado. So, dinidiscourage ko na silang umupa pag may bata. Doon na ako guys nagkamali. Na pag may nag-inquire diretso agad kung gusto umupa, sige upa. Mali pala. Kasi afternoon na naranasan ko dito sa first tenant ko, sumali ako sa isang FB group tungkol sa mga lessors, yung mga nagpapaupa. So, nalaman ko doon na kailangan nating i-screening muna yung ating mga kukuning tenant. Kasi, ang habol kasi natin yung long term na uupa sa atin, di ba? Mahirap kasi yung papalit-palit ng umuupa. So, doon nalaman ko yung mga dapat gawin at yung mga karapatan ko bilang lessor. Dapat daw pag magpapaupa ka, dapat mong gawin ay i-screen ang ating mga tenant, yung mga possible nating tenant. Tapos, aalamin mo kung may capacity sila na magbayad ng upa, kung ilan sila. So, mamaya i-discuss natin yan. At saka, natutunan ko din dapat doon na may kasunduan between sa lessor at saka sa tenant, sa nagpapaupa at saka sa uupa. So, yun yung ginawa ko guys. Gumawa ako ng kasunduan dito sa second na uupa sa akin. So, nandito nababasa. Nandito nababasa. Meron ako dito mga folders. Ito yung mga important documents namin. So, dito ko nilagay yung aking kasunduan sa pagpapaupa dito sa susunod. Kasi yung first na umupa sa akin, hindi ako nakagawa ng ganito. Pero ako yung nakapag-search na noon. Hindi ko lang nagawa kasi sabi ko nakakahiyang gumawa ng kasunduan. Pero hindi ka dapat daw mahiya kasi karapatan mo yun. Ito, sinearch ko lang sa Google kaya ako nalaman. Tapos, nakalagay dito kasunduan sa pagpapaupa. So, ayan guys, mahaba-haba siya. Kasi ito ay agreement nga. So, dito ang nakalagay, ang kasunduan ito ay ginawa at nilagda ng dalawang panig ngayong petsa, tapos pangalan ko, tapos pangalan nung uupa, tapos nakalagay din dito yung address na ang pagpapaupa at ang uupa uumuupa ay nagkasundo na uupahan at papaupahan ang nasabing bahay sa ilalim ng patakaran at alituntunin na gaya ng mga sumusunod. So may alituntunin, importante yun guys, para as lessor ito yung rights mo kung sakali mang labagin nila yan, kasi ito guys ay may kopya ang barangay.
dinala ko yung aking tenant sa barangay. Kasabay noon, may pinasa siyang requirement na maalin sa dalawa, police clearance o NBI. So, dahil yung umuupa sa akin ay guard ng isang subdivision, meron na siyang NBI clearance. So, nagpasa siya ng NBI clearance doon kasabay nitong pagpirma niya dito. Tapos, hiningi yung pangalan ng titira. So, dalawa lang silang mag-asawa. Ayun, ganun lang kadali. Tapos, ako na yung nag-type nito, guys. Dito nakalagay na ang nasabing bahay ay gagamitin lamang bilang tirahan sa loob ng isang taon. Magsisimula sa October 15 at magtatapos sa October sa susunod na taon, 2022. At maaaring paupahan muli sa bagong kasunduan. So, next year, gagawa ulit ako ng ganito pag magpipirmahan ulit kami. Kasi yearly naman, kumukuha ako ng permit. Late na nga ako nakakuha ng permit. Kasi yung una, dapat kukuha ako ng permit. Hiningian siya ng police clearance, silang mag-asawa. Kaso wala silang naibigay sa akin police clearance. Yun ang isang requirement sa pagkuha ng business permit o permit sa paupahan. Alam nga naman po ako ang gumastos ng police clearance nila, di ba? So ito, dahil nga meron siyang NBI clearance yung sunod na uupa, yun, nakuha na ko siya ng permit, mura lang naman ang permit dito sa amin. Dito guys, nakalagay na ang nasabing uupa sa bahay ay hindi hihigit sa 3 tao lamang o sila ay payapang umaayon, nalilisanin sa nasabing paupahan pag hindi nila nasunod yun. Kasi ito yung bad experience ko dun sa unang umupa. Kasi unang punta nila dito, dalawa lang silang mag-ina. So, okay lang, dalawa lang. After nun, may dumating yung asawa, 3 na. Dumating yung isang pamangkin, 4 na. Dumating yung isa ulit pamangkin, 5 na. Tapos, dumating yung isang kapatid galing sa abroad, 6 na. Dahil wala kaming kasunduan, ay wala akong masabi, kundi umuo na lang ng umuo. Kahit bandang huli, hindi naman niya pinapaalam na magdadagdag siya ng other member of the family para tumira doon. Kasi guys, the more na mas marami yung nakatira sa isang bahay, maaabuso ngayong bahay. Madaling masisira. Tapos may dalawa pa siyang bata. Disiplinado niya naman daw yung bata. So nag-agree na lang ako kasi nandoon na sila. Ito guys, yung pangatlo na ang uupa ay magbibigay ng isang buwang deposit at isang buwan na paunang kabayaran sa upa. Malaking bagay na natuto ako sa unang pagpapaupa. Inilagay ko to dito kasi yung nauna guys ay usapan namin pagkarating nila dito, pag move in nila, kailangan nila magbigay ng paunang bayad, advance payment sa upa. Tapos kailangan nila mag-deposit ng 1 month din, di ba? Sa iba, 2 buwan yan, pero sa akin, 1 lang. So, ang nangyari, nag-move-in sila dito, ang usapan namin ay katapusan, pero 26 pa lang, pumunta na sila dito, naghakot na sila kahit wala sa usapan. Ipapablessing ko pa sana yung paupahan ko ng 28, 26 pa lang, lumipat na sila, so hindi ko na nagawa. Pagkalipat nila dito, ibinigay sa akin yung 1 month advance, wala yung 1 month deposit. Doon pa lang, sumablay na sila. Kaso, akala ko, kasama dun sa ibinigay niya, dun sa nakatuping pera, ay kasama yung 1 month deposit. Pagkatanggap ko, after nun, sinabi niya, sa 15 na lang daw yung kasunod na deposit. Palibasa, babago ako, nangangapa pa ako. Yun, napauo ako, na hindi ta pala dapat. Kasi pag ganun guys, parang pangitain na yun na hindi good payer sa upa, yung uupa sa'yo. Kung ikaw ay makaka-encounter ng ganun, ay tanggihan mo na. Maraming nangangailangan ng upahang bahay para umuo ka sa mga ganong tao. Nasa umpisa pa lang, buhay na mano pa nga yung bahay ko eh. Ginanon na nila na hindi agad nagbigay ng deposit. Sabi ko nga, buhay na mano, baka mabatulan. Alam nyo ba yung salitang mabatulan? Yung kung dito sa Batangas, eh, masama yung buhay na mano. Kung anong usapan, 1 month deposit, 1 month advance. Dapat ipursige mong masunod yun kasi ikaw ang nagpapaupa, ikaw ang may karapatan. Pwede mo silang tanggihan kung di sila sumunod. Maghanap sila ng ibang paupahan na tatanggap sa kanila ng ganong gusto nila. Diba? So, dito nakalagay pang-apat na ang uupa ay magbabayad ng halagang, kunwari, halaga kung magkano ipapaupa nyo, bilang kabayaran sa upa sa loob ng 1 buwan at dapat bayaran tuwing ika-15 ng bawat buwan. Ang 15, kasi dito yung susunod na umupa sa akin ay 15 siya unang nagbayad ng paunang bayad niya sa upa. So, 15 na yung pinagsimula namin. Kailangan nyo ilagay yung petsa mismo na itinakda ninyo dito sa inyong kasunduan para malaman ninyo kung kailan siya delay. Gumagawa ko ng resibo, hindi naman siya OR, parang resibo lang na nabibili doon sa bilihan ng school supplies. Bumili ako noon para may kopya si tenant, may kopya din ako nung pinagbayaran niyang bayad sa upa. So ito guys yung panglima na nakalagay dito na ang nasabing 1 buwang paunang bayad ay hindi ibabalik ng nagpapaupa bagkos dapat tapusin ang umuupa. So dito yung 1 buwan nilang advance guys ay dapat i-consume nila yun, hindi yun i-refund sa kanila. Ibig sabihin guys, nung advance bago pa nila matirahan sa loob ng 1 buwan yung paupahan ay bayad na sila. Tapos next month babayad ulit sila para
sa kabuuan na sunod na buwan. Dito guys, nakalagay na ang buwan ng singil ng kuryente at tubig, internet ay sariling gastos o Google ng umuupa. So, dapat kasali rin yun dito para hindi maguluhan yung umuupa kung sino ba ang magbabayad ng tubig, ilaw at sa mga ibang bayarin. Kasi kagandahan nito, mababasa nila, mare-review nila yung kasunduan, at least wala na silang tanong-tanong sa'yo kung ano yung mga dapat nilang gawin. Alam na nila dito pa lang na magkahiwala yung bayad sa upa at saka yung bayad sa mga bills nila. Na sarili nila yung gastos, hindi yung kasama doon sa babayaran nila sa monthly na upa nila. Dito number 7 guys, nakalagay na ang isang buwang deposito ay nakalaan para sa maiiwanang bayarin ng umupa sa tubig, ilaw at pagpapagawa sa mga nasira nila sa bahay kung sakali man na sila ay umalis na. So yun guys ang isa pa sa naging problema ko doon sa unang tenant ko. Naku, sumakit talaga yung ulo ko sa kanila. Dito kasi guys, hanggang ngayon nakaalis na sila, isang buwan na sila mahigit. Alam nyo ba yung tubig at ilaw ay utang pa rin. Ako ang nag-abono nung kanilang tubig at ilaw. Pero sila guys ay pinadalhan ko na ng demand to pay rent and to vacate the property. So English yung ginawa ko. Ginawa ko sila para lisanin na nila yung property. Pinapirma ko talaga kasi sumakit na nga yung ulo ko dahil sa loob ng 6 months, yung unang 2 buwan lang ang maayos silang magbayad. Yung sunod na buwan guys, wala na. Kung di mo sisingilin, hindi magbayad at delay. Nalaman ko rin nga na doon sa FB group na karapatan kong kunin yung para sa akin dahil pinaghirapan ko yung paupahan na yun. Kung di sila magbabayad, hindi ko mapapatakbo na maayos yung cash flow ng pera ko dahil nga natitenga sa kanila dahil hindi nga sila nagbabayad. So after nun guys, hindi ko na sila binigyan ng kasi ang consideration para sa akin doon sa mga nagkasakit, yung alam mo talagang walang pambayad, pero kung alam mo may pambayad at ginigipit lang dahil nga ganun lang talaga yung style nila, nakikita ko naman, ako magaling ako mag-obserba, doon ako gumagawa ng decision. Syempre kailangan mo munang balansahe. Syempre baka i-bash nyo ako, baka sabihin nyo hindi ko binigyan ng pagkakataon. Ako guys, binalanse ko sa loob ng 4 buwan na hindi sila nakabayad. Yung time na yon, pati ilaw ay ako ang nag-aabono buwan-buwan. May stress na talaga ako dahil yung dapat na ibabayad nila doon sa upa sa bahay ay allotted yon sa pagbayad ko ng mga bills din namin. Ilaw, tubig, doon nakalaan yon. So pag hindi sila nakabayad ng upa sa bahay, abonado ako. Na kaya nga ako nagpagawa ng paupahan para mabawasan ang stress ko dahil nga yun nga ay ibabayad ko yung babayad nila sa kuryente, sa ilaw ko, sa converge ko. Ang nangyayari, abonado pa ako pati sa tubig at ilaw nila. Tulad ngayon, hindi pa sila bayad sa tubig at ilaw. Alam nyo ba sa sobrang dala ko, pinagawan ko na sila ng sarili nilang metro doon dito sa susunod na umuupa. Ito guys, ang binili kong materyales para doon sa ilalagay na kontador doon sa aking paupahan. Ito yung mga wire. Ito yung nagpamahal sa kanya. Ito yung ikinakabit doon sa main ng Batelec. Ito sa mismong Batelec namin binili. Ito ay meter base. Tapos yung kontador guys ay libre na. Simulan na. Para kung hindi man sila makabayad, sila lang ang mapuputulan, hindi kasama kami. So, gumastos na talaga ako. Ang laki rin ang nagastos ko, siguro mahigit sa 3,000 din. Tinanggal ko na yung submeter, kasi pag submeter sa amin pa rin yun. Kung hindi sila makabayad, parehas kami, kailangan kong abunuhan talaga yun kasi hindi ako makabayad ng ilaw kung hindi sila makabayad. So, ginawa ko na ng paraan para hindi na sumakit ang ulo ko. Ginawa ko na sila ng sariling metro. Ito ay yung dun sa unang umuupa dahil yung deposito niya, hanggang sa matapos siya ng pag-upa sa amin, hindi niya binayaran yung balance. Ganun sumakit ang ulo ko sa unang umupa sa akin guys. Dito nakalagay, this letter shall constitute my official written notice and request to terminate the lease for the property. Ibig sabihin, tinatanggol ko na o pinubutol ko na yung pagpapaupa sa bahay. So dito sinali ko rin guys, ito, na kung sakaling ang umuupa ay hindi makabayad ng kaukulang upa sa loob ng 2 buwang sunod-sunod, ang kasunduang ito ay mababaliwala at ang umuupa ay pumapayag na lisanin ang naturang paupahan sa maayos at matahimik, mag-iiwan ng mga may halagang gamit bilang prenda. Ito, nakuha ko lang guys sa Google ha. Nakita ko lang tong kasunduan sa Google, so kinopya ko na lang at inedit ko na lang. So yan guys, nadalian ko na ako'y palipa. Mamimili ako at inantay na ako ng kasamahan ko. Ayan, number 9 dito nakalagay ay na ang paupahan ay hindi gagamitin sa anumang uri ng negosyo na labag sa batas tulad ng sugal at iba pa. Alam nyo ba bilang nagpapaupa
pwedeng gamitin sa illegal na transaction ng inyong unit. Kaya dapat kasali dito yan sa inyong kasunduan para na rin yun ay sa inyong protection. So, number 10, na ang umuupa hindi paupan sa ibang nasabing bahay nang walang nakasulat na pahintulot o pagsang-ayon ng nagpapaupa o may-ari ng nasabing bahay paupahan. Itong nauna sa aking umuupa, guys, ay plano niya sanang ilipat sa kanyang kapatid at lilipat sila sa ibang paupahan na mas mura. So, posible palang mangyari talaga yun na magsuswitch sila. Kaya kasama din yun dito sa aking kasunduan. Number 11, na ang umuupa ay susunod at tatalima sa mga kautusan at patakaran ng pangkalinisan at pangkalusugan. Para din mapangalagaan ang inyong bahay paupahan, kaya kasali yun dito sa aking kasunduan. Na anumang uri ng pagkasira ng nasabing paupahan dahil sa kagagawa ng umuupa ay ipapaayos o ipagagawa ng umuupa mula sa sariling gastos o gugol. Ito, dapat ito masunod kasi kawawa yung lessor pag siya pa ang gumastos ng mga nasira, ng mga umupa sa kanya. Dapat alam niya yung karapatan niya na ibinigay mo, pinasa mo yung unit na pauupahan mo ng maayos, tapos banda-banda riyan magre-reklamo kung ano-anong ire-reklamo. So, dito sa akin, may mga time na dapat gawan mo ng paraan, katulad nga nung unang umupa sa akin, yung pinto ko raw doon sa likod sa may terrace ay pag umuulan ng malakas, papasok yung tubig sa loob. So ngayon, ginawan ko ng paraan dahil yun naman ay karapatan naman ng tenant na gawa natin ng paraan. So pinagawa ko yung pinto, inilipat ko yung pagbukas niya doon sa palabas para mas malaki yung pinto doon sa pinakabutas ng pinto para hindi pumasok yung tubig sa loob. Dapat gawa natin ng paraan yung mga demand. Kaso wag nating pamihasain. Yung mga ganyang nag-iinarte daw, may mga ano na yan, may mga agenda na yan. Kaya pala nag-iinarte. Banda-banda riyan. Hindi makakabayad ng upa. Number 13, na mahigpit ko pinagbabawal ang pag-aalaga ng hayop dahil sa kakulangan ng lugar para dito. Ang paupahan ko ay nasa taas. Di ba marami akong rules? Kung siguro ano, kung yung iba arte ko naman, kasi hindi naman talaga po pwede ang hayop sa taas. Unang-una, wala siyang padumihan doon ng hayop dahil wala naman doon lupa. Kung meron man sa baba, hindi naman sa amin yun. So, mas mainam na wag na lang mag-alaga. Maghahanap na lang ng ibang tenant na walang alagang hayop. Kasi ito ulit, yung unang umupa sa akin, guys, ay meron silang alagang hayop na isang malaking aso. Tapos may mga pusa sila dalawa. Tapos meron sila pang maliliit na aso na may breed. So ang dami nilang alagang aso, yung malaking aso nila kung saan-saan lang nila pinadudumi. Tapos kinakahulan yung mga customer ko dito. So yung mga customer ko natatakot, lalo yung mga tatanda. Wala pa akong idea kung anong pwedeng mangyari sa pagpapaupa. Kaya umuo na lang ako ng umuo. Pero yung sabi niya may alaga daw siyang hayop na aso at saka pusa. Hindi naman niya sinabi na ganun kalaki. Depende pa rin sa inyo kung hindi kayo maselan kasi dito talaga sa taas ay hindi po pwede. So dito number 4, na kung sakaling aalis o lilipat ang umuupa, kailangan may paunang abiso sa loob ng 3 araw bago isagawa ang kaukulang pag-alis o paglipat. May perma ko dito, may perma din yung uupa sa bahay, tapos may saksi ng mga barangay officials na nandoon sa barangay hall. So 3 copy nito, isa sa barangay hall, isa sa akin, isa sa umuupa. Para naman hindi maaksaya yung araw mo na walang umuupa doon sa inyong paupahan. Sayang kasi yung isang buwan na paghahanap mo pa. At least pag nagsabi sila na sila ay aalis na, makakapaghanap ka ng susunod na uupa sa kanila. Pag alis nila, automatic may kasunod na. Mag-schedule ka lang sa post mo kung kailan available yung paupahan. Kagabi guys, nag-vlog na ako sa taas. Dahil nga walang gamit doon, umi-echo, masakit sa tingin yung vlog ko. Kaya inulit ko na lang to. Yung umuupa sa akin ngayon ay hindi pa siya nakatira dito pero nakapagbayad na siya ng 1 month advance, 1 month deposit at inaasan ko rin yung upa ko ng 300 dahil maraming namumurahan sa pagpapaupa ko. Nakakisami naman siya, naka-tiles, lahat naka-tiles tapos naka-sliding windows pa. So maganda yung paupahan, pwede pa nilang palagyan ng aircon yun. Ngayon, yung umuupa ngayon ay may mga gamit na sa taas, kinukompleto niya na lang. So, yung mga gamit nila sa amin din nila kinuha. So, doble ang kita ni mama. Doble ang kita ko dahil sa akin din kinuha yung mga gamit doon. Electric fan, gas stove, rice cooker, at saka regulator. Ano pa bang nandoon? Kalan. So, sunod na order niya yung Durabox, foam, mga kumot unan, kutsara, tinidor, plato, saka mga tasa. Yun yung mga in-order niya. So, yun ang susunod na bibilin at baka mabili ko na yun ngayon at kami paalis na. So, hanggang dito na lang guys. Kung meron pa akong i-add, siguro i-voice over ko na lang kasi baka iba na yung damit ko. So, hanggang dito na lang guys. Salamat po sa inyong pagpunta ulit dito sa aking munting tindahan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Malapit na ako mag 13,000 subscribers. Salamat po sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat.
Hindi ko muna kayo ma-shout out kasi kulang yung oras ko. Salamat po, bye-bye. Ingat kayo. God bless. Happy selling sa mga kasari ko. So ayan lang yung pinto. Ito may bintana dito isa. Hindi ko mawain yung cellphone ko. Ito po yung pinakasala. Isa meron po yun. Ganyan pong railings ang ilalagay doon sa likod, sa balcony, para may sampayan.